Hello guys, ito ulit ako ang inyong probinsyanong doktor, Dr. Alexander Autan. Napag-uusapan ngayong araw na to kasi is tungkol sa alta presyon, high blood. Medyo paus ako, pagkanta-kanta. Anyway, marami kasi nagtatanong kung itong exercise o itong jogging, yung biglaan ba? Biglaang naisipan yung mag-exercise, simula ngayong araw na to, ganyan. Yung tinatawag nating extreme physical activity. Ito ba'y nakakabuti o nakakasama? Unang-una, at alamin nyo na kung ano ba talaga ang sitwasyon ng katawan nyo, kung kayo ba talaga may episode na tumataas ang blood pressure nyo, pero denial stage lang kayo, or you hesitate to take the medicine kasi porque ayaw nyong tanggapin na kayo high blood na, o feeling bagets pa rin, mga ganyan. So kung alam nyo na more or less deep inside your subconscious mind need you to take medicine, aba, medyo mag-isip-isip po kayo ng konti. Huwag po kayong basta-basta mag-indulge sa mga physical activity, lalo na kung hindi kayo sanay. Kasi kanina, meron tayong isang friend nanonood sa live natin. Sinabi niya, nabanggit niya na medyo mataas ang blood pressure, tapos magja-jogging daw siya. So, doon ako nag-react. Una-una po, dapat alam niyo yung sarili niyo. So, is it time to mag-exercise na agad or what? Unang-una, titignan niyo po yung condition tulad niyan. Meron ba kayong existing na condition tulad ng diabetes, high blood, yan. So kung high blood man kayo, dito tayo napunta sa puntira ng high blood sa puso kasi. Kung high blood kayo, dapat alamin niyo, tinatake niyo ba yung gamot everyday? Magiging good compliance ba kayo sa doktor niyo o hindi? So that is a different thing. So, ang importante po dito is meron kang alam mo na ikaw ay hypertensive o high blood, tapos naisipan mo biglang mag-exercise. So mag-second thought muna po kayo, mag-second thought. Tulad ng iba dyan, hindi lang dito sa mga mayroong matagal ng sakit like diabetes, hypertension, yung mga ka-o-opera pa lang like trauma na tinatawag, may mga car accidents. Kasi meron akong nung during the high school days ko, may kakilala ko doon sa amin na na-aksidente sila sa sakyan. So yung buto ng niya, buto ng binte, siyempre totally fractured yun. So siyempre pinagdugtong lang ang sinemento and everything. Pero matigas ang ulo . Hala, sige, lakad ng lakad. Ayaw niyang aminin na siya nakasaklay. Ayaw niyang ipakita niya sa mga tropa niya na kaya niya maglakad ganito, ganyan. And then turn out, ang nangyari po, alam niyo ang nangyari? Yung binti niya na supposed to be na straight naging letter C tuloy, bumalikong ganun, and that is permanent. So yung mga nagkakaroon naman ng operation tulad ng appendicitis, appendectomy or cesarean and everything, there is certain period naman na pwede, don't worry, hindi naman po yan na delikado. So like 2 to 3 months pwede na kayo ulit kayo mag-indulge sa mga activity. Now kayo ba ay merong gamot na iniinom? Yan ang isipin nyo din po. Kung bago kayo, baka maisipan nyo, sama ka na mag-jogging bukas, ganito, ganyan. Isipin nyo, may iniinom ba kayong gamot? Meron ba kayong ongoing? Or kaya kaiinom mo lang ba ng gamot sa tulad ng mga sa allergies or antihistamine? Kasi medyo may sedative effect din po kasi yan. Nakakantok ng konti, tapos magtatakbo-takbo ka pa. Or kaya may mga tinatake na mga daily maintenance na tinatawag, you have to check it first. You have to check it first. The bottom line dito, mga kababayan, mga kamukha kong, mga pogi, magaganda, is pwede ba akong mag-exercise? That's a big question. So, what is the practical thing to do? Better consult your doctor. Pumunta po kayo sa family doctor nyo, o nearest clinic, for tinatawag nating physical examination ng doktor sa inyo, kung pwede ka nga bang tumakbo, mag-exercise o hindi. And then, syempre, makikita ng doktor, i-assess ka niya, yung tinatawag nating clinical assessment, kung pwede ka bang, may mga sintomas ka ba na hindi ka pwedeng mag-indulge sa
physical strenuous physical activity na tinatawag like running, ikaw ba'y may sintomas o nakikita ng sinyalis ng doktor. Una, pangalawa, siyempre kailangan na mayroon tayong mga supportive documents ang tinatawag yung mga laboratories nyo, if kayo ba'y eligible for running. So ang ibig kong sabihin, tulad kanina yung sa live, pinaliwanag ko kanina, tulad po ng ganito. Kung matataas po kasi yung findings ng laboratories nyo, ipapaliwanag ng doktor sa inyo kung dapat ba kayong tumakbo o hindi. Yan, yung kanina, inuulit ko dito yung pangangapal ng mga ugat-ugat natin yan. Yan, mga calories na ganyan. Tapos kung dapat bang magtakbo-takbo ka, yan, takbo-takbo, jogging, basketball or whatever. Kaya mayroon po kayong nababalitang nagbabasketball, hinapo, dead on arrival. Why? Kasi heart attack. Ha? Pwedeng matuklap yung mga ano na yan, tapos babara anywhere, brain, stroke, or heart attack, or so medyo delikado. So, kailangan talaga ng approval din ng doktor or assessment, fully approval po ng doktor, certification. So, lagi ko po din sinasabi pala, reminders po sa mga leaders dyan ng mga liga-liga, mga basketball, alam mo, mga Pilipino mahilig sa liga and everything. Any part of the world, kung kayo po yung isa sa mga coach or ano, tawag dito, organizer ng mga sports or games, siguro I suggest, kung hindi man lahat mayroong health cards or what, mas maganda siguro, ano muna, kailan muna ng, ano, dumaan muna sa doktor, sir, ma'am, yung mga organizers dyan. Siguro, advise your players to get a fit to play. Physically, if they're physically fit to play and to enjoy, I mean, to join the games, ganyan. Mas maganda po yung ganon. Marami kasing nagtatanong din na yung palpitation na ganyan. Alam nyo, kung high blood ka, siyempre, kasama yan minsan yung palpitation na ganyan. So, kung may mga nararamdam ka occasional, of course, the best thing is you have to visit your doctor. Pero karamihan, dahil pandemic, tulad ngayon, halos araw-araw, tuwing ano, laging maraming nagpapalpitate. But that could be secondary sa anxiety na tinatawag. It has nothing to do with the ano na, with the physical organic problem. It's a psychosomatic na tinatawag na natin po yan. Yung parang more on isip na yan eh. Yung nagkakando ng anxiety. So kasama na yung palpitation. So akala ng tao tuloy, related na sa puso niya and everything. So the best recommendation for that is, ayan na nga po, narinig nyo kanina yung mga sinabi ko na, better you have to do it gradual. Kung nag-check ka ng BP mo, wala ka namang ininom na gamot, o may ininom kang gamot, at nag-check ka ng BP mo medyo mataas, and you want to do some movements and exercise, do it gradual. Basically, siguro mas maganda pa rin talaga yung walking. Walking lang, walking, ordinary walking, ganyan. You have to recondition your body. And then, after a week, na walking, do it consistently, like 6 days a week, ganyan, then you can move to the next level. So, medyo bilisan ng konti, parang tinatawag natin brisk walking, mga ganyan. Pero of course, be sure na namamonitor nyo rin ang blood pressure nyo kung meron kayong gamit sa bahay. At saka yung, you can ask the advice of your coach, halimbawa yung mga nagsusumba, nagtataibo, yung mga therapist nyo. Is it really? Kasi ang mga therapist kasi, hindi pwede nila kasing galawin ang pasyente pag mataas ang blood pressure. Okay? So, yung mga exercises na ganyan, pinakamainam po yan. Pinakamainam, but it depends upon the situation. It's a case-to-case basis. Sinasabi nga, better mag-stick pa rin kayo kung ano talaga yung healthy lifestyle na paulit-ulit kong sinasabi kahit sa live ko. At saka itong follow the medications na dapat nyong inano, tinitake. Huwag kayong tatamaring pumasyal sa doktor niya every month. If some insurance company giving you 3 months medication, ganyan, tuwang-tuwa yung iba. But actually, it's not advisable. It's not advisable kasi mas maganda na para kang nagkakambyo ng sasakyan eh. So, uminom ka ng ganito. So, alangan namang nakaprimera ka, primera, hindi ah. Pwede malay mo, next month, magsegunda ka. O kaya nakatersera ka. Alam naman, tersera lagi. Baka naman kailangan i-adjust yung ano. So, gamot, dosis ng gamot mo. Baka kailangan magsegunda. So, bababa ng konti. See? Kaya, mas maganda po talaga monthly. Monthly yung pasyal nyo sa doktor nyo.
Huwag kayong kukuhagad susunggal. Tuwa kayo kasi tumawag ang insurance nyo. Insurance nyo tapos kailan? Pwede kayong kumuha ng 3 months, ganyan. It's not really that ano, practical. Para sa akin lang, based on my experience, so mas maganda mo talaga, you have to visit regularly your doctors every month. So yung pagja-jogging po, huwag kayo basta-basta maisip nyo, jogging agad. Huwag naman basta-basta magsumba ka agad. You can do it, why not? Pero it's not running. Walk muna, walk. Parang just take a walk at the park. Ganyan. You can do dancing, stretching muna. Huwag mo munang sabayan yung mga nakikita nyo sa videos na gano'ng ganyan-ganyan. Lalo na kung first time nyo, hindi nyo man dating ginagawa. So everything is in gradual. Parang sasakyan yan. Papainitin muna yung driver, start muna, and then wait a couple of minutes. Pag minute-init na yung makina. And then, saka sa aarangkada. Okay, so this is our topic about exercise. Extreme physical activity is dangerous actually. Or running or jogging if abrupt or biglaan. So it's a case-to-case basis po. Kaya sana po nakatulong itong video na ito para sa inyo. Sa lalo na yung mga gustong biglang sudden na gustong magpa-sexy, gustong strengthen the immune system to fight coronavirus and alam na pandemic, COVID-19 na yan. But be careful. So paalala lang po ng probinsya nyo yung doktor. Don't forget to subscribe po sa YouTube natin, Alexander Otan. Likes and share. Maraming salamat. So ito ulit, marami pa tayong susunod na mga advice. Keep safe.